loser, it is hard to be a winner. Today, I want you to make a decision to flip the switch inside of you from surviving to winning. It's time to win. Use your willpower to start the process. Anybody can change. You don't have to repeat last year. Clean up the errors. Invest it now in the next year. Watch it make the difference. If you can get up before the rest of the world is awake, right? Before the enemy's awake, you can get so much done. You're so much more productive. When you're hit, when you've been knocked down by life, that's when it's time to hit back. Whatever it takes, champion! To be the best of the best, climb, I say, the unclimbable mountain. Kicking and punching, I just keep on pounding. Because I'm a warrior, and that's what we do. Builds the character, the person you want to be at the end. Accept that. If you believe it, your body physically will find a way to make it happen. They say, well, why do you want to be great? I want to be great for me. I want to be great so the project babies can look in the mirror and say, I am too. I am special. We're the warrior. Champion eyes. Get back up, my spirit fries. Fear dies. Choked out by the screams. The desire to climb and live out my dreams. Take it for the team. Discipline reigns. I want it too bad to bow to pain. I'm a winner. Think about what you want. Think about where you're heading and understand that along the way there's going to be huge moments of progress, huge moments of growth, huge moments that you're going to go, oh my God, I can't believe I actually come through to this. I can't believe I got past this point. That all comes from you stepping into the uncomfortable. That comes from you stepping inside your fears. You can't get those moments of progress and growth without first initially stepping into the unknown, stepping into the uncomfortable. This is what you should be chasing. Tulog pa ang mundo? Kumikilos ka na. Bago pa hanapin, kinumpleto mo na. Sa almusal? I understand people that strive for more. I understand people that want something bigger and better. But at the same time, if you allow yourself to only think about what you don't have, to only be striving for something more, that obsession will begin to overtake you. It will begin to corrode you. As Thomas Edison said, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to always try one more time. And one of the things that you've got to do is you've got to watch your inner conversation and discipline your thinking and your imagination, because if you don't, your mind will take you on a wild trip. Do you let it be something that moves you backwards? Or do you recognize at least it was momentum, at least you were going, at least you tried, at least you were putting your energy into something, at least you were willing to take a risk? And that's where most people fail. They're never willing to put themselves out there because they don't see the momentum. They don't see the forward movement. They only see the failure. Look, as best we know it, we have one life. In it, you have to trust your own voice, your own ideas, your honesty, your vulnerability, and through this you will find your way. You do not have to be fearless. Just don't let fear stop. Live like this as best you can, and I guarantee you will look back on a life well lived. And so if instead of rejecting it because your feet must stay planted on the ground, remember that in keeping your feet on the ground, that's the moment of action. That's the moment of doing something about it. That's the moment of seeing the fucking possibilities and then moving, doing something, making it real. I know what the ground is like. I was homeless. I ain't out of trash can. Now
Go on the internet right now. I'm one of the number one speakers in the world. You've chosen to stand still. Instead of that, convince yourself that you should be moving. Go do what you know you're destined to do. And I stopped being a victim. I stopped saying, I've got to wait for good things to happen to me. And I said, I'm going to grind. If you're going to be uncomfortable, your reward has to be big. You finally made it to the big league, and now you want to chill? Now you got the big head? Now you can't grind? You here now. I'm going to fight. I'm going to work. I'm going to press forward. I'm going to learn. I'm going to do everything in my power. Every single day, I'm going to do everything in my power to become a victor and not a victim. So many people do. We live in a very weakened society. So when they hear a throwback guy like me from back in the ancient days of of Garanimals, they often think this guy is just whatever. So if you think that I'm some unhappy guy, you're wrong. Having lived the life I've lived and seeing the other side, not being afraid to attack what was in front of me, has made me happy. Basically, I just don't walk around with a daggone smile on my face all the damn time. So, you know, Merry Christmas. But basically, what the dark side is we all have a cookie jar, and we all have a jar of fuck. That's its official name. It's a jar of fuck, man, where it just ain't going right. And in Hell Week, what they do in Hell Week, because this is where I really went to the dark side. What they do in Hell Week is they design Hell Week to find your flaws. And they do a really good job of that. It's 130 hours of continuous training. You may get 2 hours of sleep. And they beat the shit out of you and find everything wrong with your mentality. And then they start Hell Week. And that's the beauty of it. If you've never had anything like today, I would go, okay, I'm selling. I can't give up the house. Right. You know, but if you don't have the house, you don't have anything, and then you're just sitting there and you go, okay, I wrote this for myself, and I don't even know if it's that good, but if obviously someone likes it, I'll regret it. I know I'll regret it. And I bet I say it once a week. I walk around and I say, thank God. Really? All the time. All the time. It's like you did one thing right. In life, you can do 1,000 things wrong. You just do one thing right. You go, whew. Wow. It makes up for the other 999 mistakes sometimes. And for me, I'm not some nasty God-given guy. You know, I don't have a great bit of talent in anything. So what got me through horrible times was the dark side. Was I created, my name is David Goggins. I created Goggins. Goggins is the guy that can take anything you put in front of him. You want to break my legs? So be it. I have a way of going to a place like I did in that race where all the pain and suffering that they put on top of me in Hell Week, I will reverse that pain and suffering and I will take your soul. So every instructor that put me through Buds, my job, what drove me was I wanted you to go home that night after you beat the living shit out of me and I smiled in your face. I wanted you to feel worse than I did and you were going home to a nice warm bed with your wife or your kids and a nice meal and I was still out there in the grip suffering for another 100 hours. I wanted you to think about me knowing that I'm comfortable being very uncomfortable. And I want you to think about when you went through Hell Week, how uncomfortable you were and how bad you wanted to quit, knowing I'm not thinking that way. So the dark side is something that I've designed. It's an evil place I can go that very few things can hurt me. I use the hurt you're trying to put on me. I flip it upside down and use it. You trying to use it for kryptonite? No. It's power pellets for me.
I'm using it for strength. I just flip negative into positive. That's all it is. All right. Welcome back to Always Evolving. You know, when I started this podcast, it was pretty I got some big heavy. When I phoned someplace in my country, and a lady answered the telephone, I then asked, to whom am I speaking? She said, you're speaking to me. I said, well, lady, I know I'm speaking to you, but what's your name? She said, who are you to ask for my name? What's your name? I say, well, lady, as soon as you tell me your name, I'll tell you mine. But as we argued as to who should tell his or her name, she became very cross. And she said, you seem to be a backward person. Have you passed your matric? Now, matric in our country is a university entry examination. And I said, well, lady, you must be very careful. Because if the qualification to speak to you is the possession of a matric certificate, I might work hard and pass my matric and be in the same class as you are. That was treason. She said, you will never be in my class, and banged the telephone. How I wish she were here today. She would now discover that I have achieved more than passed my matric. Everybody that's successful lays a blueprint out. You laid a blueprint out. You know, I can go down a list from comedians to actors to entrepreneurs to self-made moguls. You look at Russell Simmons, you look at Jay-Z, you look at Tyler Perry, you look at Puff. I mean, you're looking at people that start off with a small vision, and that vision manifested into something beyond expectation. So what I did was, from the people around me, my mentors, Eddie Murphy, Chris Rock, Pryor. Who are all on the walls. All on the walls. Yeah. All on the walls. So you surround yourself with I surround myself with a constant reminder of who's great. Constantly. I come down these steps every day. I look at Richard. Yo, he's great. I see Eddie. He was great. I see Chris Rock. He was great. It's a constant reminder. What am I trying to achieve? I want to be great. So that motivates me. So what thing that separates me is my drive. My drive is other people's success. Ano na yung transaksyon, saan na sila napunta, ano na yung status ni client A, client B, client C. So siya nakikita niya yon. So ganun din po tayo as business owner. Dapat meron tayong extra monitoring scheme. Positive Day G-Livers, this is Dr. GGD Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng G-Livers natin. And it's the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. GG Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, and if you want to start, advertise, or improve your business, and if you need a speaker for your webinar, and if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB. Alright, so ano nga ba yung meron ang mga matagumpay na entrepreneurs? Ano yung ginagawa nila na hindi ginagawa ng mga hindi nagtatagumpay na entrepreneurs, right? So, ngayon, bibigay ko sa inyo yung mga bagay na naobserbahan ko sa isang taong matagumpay. Ang company niya po ngayon ay meron siyang it's a multi-million company. At kapartner natin sa Rockstar Holding Corporation, no other than Sir Harold Makapagalian. Hey everybody, it's Dean Graziosi and Tony Robbins. Listen guys, we just have a question for you. We're reaching out to you for our homes because of these extraordinary times. And the question is this: who are you going to be when this is over? Who are you going to be? What's your life going to be like when this is over? Because this too shall pass. That's the...
Sir Harold, hindi niya alam subject ko siya ngayon. Ito kasi mga observation ko sa kanya. I was there, first day ko sa Inspire, binigay niya kami ng office doon, yung Rockstar. That was September 28. Mula no September 28 na yun, hanggang ngayon, eto yung mga nakikita ko na extra thing na ginagawa ni Sir Harold na pwede nating gawin, pwede nating gayahin. Okay? So ano nga ba yung five extra thing na dapat meron tayo? Una, eto nakita ko kay Sir, meron siyang extra time for meeting. Diba normally ganito po? Sa lahat sa atin, may mga negosyo. Lagi tayong nagmi-meeting, diba? Kaya nga yung area natin, ito, itong area namin, yung office namin ngayon, meron kaming conference room, boardroom, meron pa kaming executive room, meron pa kaming manager's room, marami kaming room. At lahat ng yan intended for meetings, brainstorming and all. Pero alam nyo ba, ito ah, nakita ko, normal na ginagawa ng mga tao mag-meeting. Pero Sir Harold, ito yung strategy niya na hindi ko nakita sa mga matagumpay o sa mga ibang businessman. Okay? Si Sir Harold po, pag nagpa-meeting, may extra time siya. He doesn't disrupt yung operations. For example, gusto niya mag-meeting ng execom, yung kanyang team niya. Ang time po nila ng pag-meeting is 7 to 9. 7 to 8. Di ba minsan pag meron tayong mga team ng management team meeting, executive meeting, sabihin natin, o tong araw na to, ah, meeting natin to. Pero siya hindi. Ginagawa niya po yun nang hindi madi-disrupt ang operation. Like, if you want na mag-meeting ka sa kanya 7 to 8 or Saturday, ganun ang mga meeting, or gabi. Huwag kang uuwi muna, mag-meeting muna. So I think it's a good practice. Extra thing nga eh, para yung target nyo that day, ma-achieve natin. Kasi nga, ayun, hindi tayo nabawasan ng oras eh. Hindi natin kukunin dun sa time operation. I don't know if you can do that, pero you can start practicing. Kagaya kami, alam niyo yung slot namin kay Sir, ni Sir Harold para makapag-meeting 7 to 9 every Monday. Tapos sa gabi, mga 9. Kagabi nag-meeting kami alas 10. Alas 10, alright? So have extra time for your meeting, right? So second thing na ginagawa ng mga matatagumpay at ni Sir Harold na nakita ko, meron po siyang extra time and expenses for the clients. Alam niyo, minsan nagpupunta po siya sa mga ano, sa mga special location, personal location ng mga clients niya. Personal talaga. Pag in-invite siya, like for example, anniversary nitong client na to, punta siya, personal. Malayo ah. Imagine nung minsan meron siyang pinuntahan isang kliyente. I was there. Nung nakita ko siya paalis sa office, magdadrive po siya ng, I think, 3 hours. 3 hours. Gagawin mo ba yun para sa kliyente mo? Pero siya ginawa niya. Then, pag merong mga event yung mga clients niya, may invitation, punta siya, padala siya ng, o kung di siya makapunta, padala siya ng ganito, padala siya ng mga gift. Have extra effort. It's an extra effort. Imagine mo, I'll be spending 5 hours for you, just for that client, and I'll be spending this extra money for you. Pero ginagawa niya po to maintain that client para mahalin, ma-appreciate yung value mo nung client, o ikaw mismo, ma-appreciate ka nung clients. Eh, kung mapuntahan mo ako, nagbiyahe ka ng 4 hours, eh, hindi, ikaw na rin ang ano ko, ikaw na rin ang provider ko. Okay, so third thing na ginagawa o extra thing na matagumpay na entrepreneur na ginagawa ni Sir Harold, meron siyang extra sacrifice. Lahat po ng nagtagumpay na tao, may sacrifice yan. Yung kahit nilalagnat ka, go pa rin. Kahit na nagugutom ka, masakit ng ngipin mo, masakit lahat ng ganito mo, pupunta ka pa rin. Alam nyo, mula doon sa pandemic, siya lang ata hindi nagpahinga eh. Nagpunta siya sa mga clients. Nung panahon na mga, ano yun eh, March, April, May. Yan, nagkakausap na kami ng mga April, May. Alam nyo, he locked himself sa isang room. Alam nyo kung anong ginagawa niya. Nagawa siya ng bagong product na alam niya kakailanganin ng mga clients niya. Extra sacrifice. Lahat ng tao natutulog, baka siya hindi siya natutulog. Extra sacrifice. Nung may time na masakit na talaga yung mga ngipin niya, parang hindi ko alam kung 3 days yun, 5 days, pero nandun pa din siya. At ngayon po, alam niyo kagabi, nag-uusap kami, ilang araw na, nilalagnat po siya. I mean, masama na, wala na siyang boses, siguro kaka-pitch ng ano sa mga clients, pero he's still doing his task. Minsan kasi sa atin, di ba mga business owner, simpleng masakit lang ganito ko, Doc eh. Anong ganito? Masakit lang ulo ko, masakit lang ganito ko. Wala na. We cancel everything. Hindi na tayo pupunta. Hindi na tayo magpapakita. Hindi na natin gagawin yun. That
that's not the case, mga believers. Pag meron kang negosyo, dapat you sacrifice, right? Ika-apat na meron dapat ang isang entrepreneur is extra monitoring. Nagmo-monitor ka rin. Kahit sinabi mo, limbawa itong department na to, ang gawin nyo to, ha, ito, follow-up nyo itong transaksyon natin. Pero siya po, meron siyang laptop, extra monitoring, nagzo-zoom in. So, pinupuntahan niya pa din, what's going on? So, sa kanya mismo, nakikita niya, kasi may app silang ginagamit eh. I think it's Trello, tama ba, Ma'am John? Meron silang app na ginagamit. Ang ginagamit mo nila, so nakikita nila ano na yung nangyayari, ano na yung transaksyon, saan na sila napunta, ano na yung status ni client A, client B, client C. So, siya nakikita niya yon. So, ganun din po tayo as business owner. Dapat meron tayong extra monitoring scheme sa atin. On our end, meron tayong paraan para ma-monitor yung activity nitong unit na to, unit 2, o tong FB natin, nakikita natin. Meron tayong sariling scheme para ma-monitor din natin. Alright? Last extra thing na meron ng isang entrepreneur, extra understanding for employees. Ito yung like ko naririnig sa kanya. Sabi niya, Doc, patawarin mo ng second time, third time, fourth time, fifth time. Hanggang sa tuluyan siyang magbago. Di ba ganun yung understanding? Ako hindi ko alam kung hanggang kailan ko patatawarin employee ko. Pero siya, patawad lang, Doc. Chance, chance, and chance. Then, sabihin natin, pag-usapan, what will be our next step? So, yun yung laging question. Let's give understanding to our employees. Kasi baka mamaya, meron din naman silang pinagdadaanan, di ba? Baka mamaya meron siyang pinagdaanan sa bahay niya, pinagdaanan sa buhay niya, personal, and all that. So, have an extra understanding to your employee. Kasi, alam mo, pagpalit tayo din palit na employee, yung employee na papalit, meron din yung dala-dala sa buhay. E di, wala tayong gagawin kundi magpalit. Yung isa na yan, nakita mo, may skill naman siya, tama yung attitude niya, meron lang siyang pinagdaanan. Understand, 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 and understand. Hanggang sa ma-perfect niya yung gagawin niya. Okay? Alright, so yan yung mga 5 extra things na dapat meron ang isang matagumpay na entrepreneur. Okay? So kung gusto mo bang makalabas sa kahirapan? Ang tanong, Chinky, is this. Bakit nga yung mga mayayaman, lalong yung mayaman at yung mga mahirap, nananatiling mahirap? Pero kung curious kayo sa sikreto ng mga yaman, sa video na ito, I'm going to reveal what the rich are doing and what the poor are not doing. If you're interested, tune in. Don't tune videos out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for tuning into this channel. Ito po ang channel ng mga ipunari at ng mga payaman. If you haven't subscribed, I do encourage you to click subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin yung all. Pag may mga bagong videos ay mapapanood nyo po agad. So first, I just like to thank our good friends for supporting this channel. Being wealthy and debt-free starts at home. Let Mabe Appliances help you achieve your dreams. Because when your home works, everything works. Mabe, proud GE partner for appliances since 1987. Visit mabe.ph to know more about our products. And follow us at mabe_GE partner on Facebook and Instagram. You're with me, it's alright. Together, on our lives, a new star is inside. Twinings. One thing that I'm really so curious, mga friendship, is pag-aralan yung mga buhay ng mga mayaman. At nabibilang to sa talagang top 1%. Samantala, karamihan po ng mga tao, mga 99%, ay nabibilang naman po sa middle class at the same time yung sa medyo point na talagang kahirapan. Ano ba pinagkakaiba o pinagkaiba ng 1% to the 99%? Alamin po natin kung ano po ang sikreto kung bakit silang lalong yumayaman. These are the things that I observe. Number one, rich people do is this. Rich people do not work for money.
sa totoo lang, na-discover ko po rin yan as an entrepreneur, di ba? They find ways to make money to work for them rather than yung they work for money. Again, wala namang masama if you are working for money right now because that's where it all starts, right? Nag-start ka muna maging empleyado, you work, di ba? Pero sana naman, wag naman po talaga mapako dun. Bakit po? Nag-work ka para to pay your bills, nag-work ka to gain new experience. Sana mag-work ka to save money in the future that you can start your own what? Your business. Kasi sa totoo lang, ito naman, kung ikaw ay maghihintay lang ng sweldo every month, yes, definitely, you will be able to pay your bills, but you will not be able to build your dreams. Or if not, if it can build your dreams, it will take a longer time. Kaya nga nasa sa inyo po yun, no? Ano ba talaga ang ano mo, ultimate goal mo sa buhay? Do you want to work for money for the rest of your life? Or number two, do you want to make money work for you? That's what rich people do. The second thing that rich people do is this, they look at the big picture. Karamihan po sa kanila, yung mga mayaman, naging successful because meron silang tinatawag na macro perspective. They have big dreams. They have a big vision. Ang ibig sabihin po nito, once they start a business venture, aware na sila, di ba? Aware sila kung ano po yung kailangan, sacrifices, yung risk na involved. Alam din nila na kailangan you have to think big in order for you to earn big. Diba? Ang problema kasi ganito po. Ito yung nangyayari po. Malaki po ang pangarap po natin karamihan ng tao. Pero ang problema, ang maliit po ang ating income. So ang tamang solusyon, dapat palakihin natin ang income para matupad ang pangarap. Pero karamihan, anong ginagawa? Dahil maliit ang income, ito pong ginagawa. Pinapaliit na lang yung pangarap para magkasya sa kita. So if you think like that, you don't think big, you don't dream big, you don't look at the big picture, chances are you will fall under this category na pinagkakasya mo na lang yung pangarap mo sa kita mo. It should be the other way around. Number three, ito ang na-discover ko rin sa mga mayayaman na tao. Rich people know how to use debt for their advantage. Kasi pag narinig natin ang utang, ang dating po sa atin ay negative. Ang dating po sa atin ay, naku, pampahirap to ng buhay. Yes, let me emphasize, no, or explain to you. There are two types of debt, ladies and gentlemen. Number one is good, number two is bad. Ang bad debt, nangutang ka, walang ganansya, pinambayad mo lang, labas lahat. Ang good debt, nangutang ka, pero may tubo. When you say may tubo, nangutang ka 5% per month, tumubo ka ng 25%, binayaran mo yung 5, may tubo ka pang 20. So, nagigets niyo ba yun? So, ang hindi alam ng nakakarami, as a matter of fact, debt makes the rich richer. Yun nga eh. Kaya nga pinag-aaralan ko that they use talagang utang to get advantage. Lahat ng mga malalaking negosyo ay talagang may utang. That's the reason why ang karamihan ng mga malalaking negosyante may bangko. Bakit? Instead na mangutang sila sa ibang mga banks to allow banks to make money off their what? Sila na mismo. Diba? From the late Henry C., diba? May bangko siya. Diba? Si Lucio Tan, may bangko din siya. Lahat ng karamihan ng negosyante, yan ang ginagawa. Nag-o-open din ang mga banks. Number four, rich people know how to strategize and innovate. Bad bacteria can come from anywhere and lowers immunity. Be ready with Ursiflora ProbiBears. It helps strengthen gut immunity and helps restore... Ayan ang isang importante talaga kung gusto niyo talagang yumaman. Innovation is key. Kaya nga parating sinasabi ng mga may hirap is this, wala namang puhunan, wala akong time, wala akong alam. Alam mo, yung mga mayaman, they know this. It is never the lack of resources that is the cause of the problem. It is the lack of resourcefulness. Kaya nga, importante, huwag natin hanapin yung mga bagay na wala tayo. Hanapin natin kung ano yung meron tayo. Kunyari, kung hindi na nag-work ang isang bagay, palitan natin. When your ideas get obsolete, kailangan po, palitan po natin. Yun po kasi, if you keep on doing the same thing over and over again and expect na magbabagong resulta, hindi po magbabago yan. Kaya nga, palitan po natin. Like for example, yung mga old business practices natin, dati offline pwede. Kasi marami pang foot traffic. Ngayon wala na. Lahat online na. Dati pumupunta pa yung tao sa tindahan. Ngayon hindi na. Ngayon hindi ni-deliver na. So ask yourself, how can you reinvent yourself? How can you reinvent your products, your services, your business in order for you to innovate and become rich? Let's go to number 5. Bago tayo pumunta ng number 5, babatiin lang muna natin si Joe Mar. Okay? Algusar from Ginoog. Pamela Tanong. At the same time, si Del Sandugo again. Hi,
Shout out lang daw. And last but not the least, ito. Rich people know how to make a money-making machine. Yun. Guys, ito lang. Sisimplihan ko na lang po. Wala pa ako nakitang taong yumaman na hindi po nakapag-create ng sistema para gumawa ng pera. Para silang may printing press ng pera. Name it. From Mark Zuckerberg, from Steve Jobs, from dito na lang, sa Pilipinas, si Henry C. Diba? Lahat sila, nakagawa sila ng sistema para gumawa talaga ng pera. So my question to you is this, my friend. Do you want to become rich? Do you want also to learn how to create your own money-making machine in your own little way? Kahit tulog ka, eh pwede kang kumita. Ha? Chinky, posible ba yan? Yes. If you are interested, I have a good news for you. Mark this on your calendar. January 30 po. January 30, Saturday. From 2 p.m. to 7 p.m. I will personally reveal to you my money-making machine. Anong ginawa ko po in order for me to start my business? And ito yung good news. Chinky, baka malaking capital na kailangan mo dyan. No. As a matter of fact, majority of my businesses that I started from zero capital. From nothing to something. From zero right now to a hero. Kaya kung interesado kayo na matuto on how to create a money. Hello, hello, magandang umagang kay Ganda, Kabayan. Good morning, DXN. Yan, nako. Excited ako. Nandito aking mga powerful business partner. Hello, magandang umaga. Nag-coffee time na ba? Partner Edel Chris, partner Lumery, at itong aking isa sa favorite na business partner, partner Chris Agot. Yan. Masayang-masaya ako ngayon at napakaganda natin na pakinggan. Gagawa tayo ng money-making machine. Grabe, no? So, bago pa tayo lumawig, pumunta sa magagandang balita, yan. Babati muna ako, magandang umaga sa aking Pacia family. Kung natutulog pa kayo, ako'y alas 4 na, gising na, yan. Kasi marami tayong ginagawa, mga kabayan. Nagbibigay tayo ng mga opportunity. Actually, sa totoo lang, halos sa umaga, may kausap kasi ako sa abroad. At hindi ko po akalain na may naging member na po sa US, sa mga iba-ibang lugar. Hindi naman po sa pagmamayabang, siyempre. At nakakatuwa po dahil sa social media, nagagawa ko 24/7 ng negosyo. Kaya yung mga nanonood ngayon, kung gustong matuto sa ginagawa ko, welcome na welcome. Yan. Kailangan nila ng konting pag-aaral kasi dating wala tayong alam. Pag ginusto, may paraan. Di po ba? Kaya masaya-masaya po. Pero importante pong magbigay po muna tayo ng pasasalamat, panalangin sa ating poong may kapal na kung wala siya, wala rin po tayo rito. Okay? So magpipray muna po tayo bago ang lahat at napaka-importante pong gabayan tayo ng ating Panginoon. Okay? Lord, salamat po sa umagang kay Ganda na binigay niyo po sa amin sa oras na to. Patuloy po tayong patnubayan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po humingi sa inyo ng patnubay. Patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming bigyan ng talino, at higit sa lahat, patuloy niyo po kaming bigyan ng sapat na pag-iisip kung ano po ang dapat naming gagawin sa pandemic. At kami po'y umaasa na lahat pong ito aming malalagpasan. At bigyan niyo po kami ng lakas, talino, at mabayan niyo po kami. Ganon din po ang aming mga mahal sa buhay na halos hindi na namin nakakausap, halos hindi namin napupuntahan, nayayakap, makausap man namin hanggang video call na lang, magte-text, chat. Salamat din po sa social media na patuloy na ginagawa ko ito upang maabot
ko makausap ang aking mga business partner. At doon sa mga tao na nandito po ngayon, patnubayan nyo po, hipuin ninyo ang isip at puso namin upang magampanan po namin na naayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so palakpakan ng ating Panginoon. Hello, good morning. Yan. Sa mga hindi pa nagko-coffee dyan, lagi naka-ready. Kape sa bago matulog, kape. Pagkagising, kape. Kaya mukha na akong kape. Pero at least, healthy coffee. Dahil organic, hindi po synthetic. Alam niyo mga kabayan, ang isang bagay pala, kapag enjoy ka yung ginagawa mo. For example, katulad niyan, kung ikaw empleyado, good morning po sa mga empleyado. Kung ikaw empleyado na ginagawa mo yung araw-araw mong ginagawa at enjoy ka, mapaliit o malaki ang iyong sinusweldo, okay lang yun, ang pinag-usapan po dito. Yung ating, medyo nagkaroon ng konting, hindi tayo kasi masyado eksperto, pero ginagawa natin ang paraan para tayo maging eksperto rito sa ating live stream. Tama po? Yan. Okay. Enjoy nyo lang. Ganyan talaga. Siyempre, sa mga, ako po yung regular employee ng Philippine Airlines, hindi po ako DJ. Yan. Ngayon, nagiging DJ na. Okay. So, meron lang po akong papanood sa inyo. Alam kong kailangan maganda yung dating eh, no? Pero normal, dahil sa busy tayo, may nangyayari na po sa paligid natin na kailangan kahit na papano, dapat nating malaman. Ito po yung nangyari ngayon sa Quezon City, sa compound. At gusto kong ipanood sa inyo, panoorin po natin. Isang compound sa Quezon City ang ilalagay sa special concern lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 14 na residente doon. Ito na raw ang 5th beses na na-lockdown ang barangay. Nico Wahe has more. Naabutan kong naghahakot ng mga sako ng supply ng pagkain ang mga volunteer dito sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Nagsimula na kasi kahapon ang 14-day special concern lockdown sa Magsalin Compound na matatapos sa January 31. Ayan, mga hinahakot ng mga sako na yan ay mga sako ng pagkain para dun sa mga residente na naka-special concern lockdown nga. For 2 weeks na yung mga pagkain na yan para hindi na sila lumabas. Ito ngayon ang Magsalin Compound. Walang tao sa labas. Lahat nasa loob ng bahay o kundi naman hanggang sa tapat lang ng kanilang pintuan. Isinailalim sila sa special concern lockdown ng lokal na pamahalaan ng Quezon City matapos magsunod-sunod ang nagpositibo sa COVID-19. Sa kanto ng iskinitang ito nagsisimula yung area kung saan may specialized concern lockdown dito nga sa Barangay Apolonio Samson. At kung makikita nyo may mga bantay na pulis para masiguro na walang lalabas at papasok dito sa area na ito. Ang barangay na ang pumasok sa compound para mamigay ng mga kakailanganin pagkain ng mga residente. Naglabas na lang ng mga upuan ng mga residente para doon ilalagay ng mga kawanin ng barangay ang supply nila ng pagkain para sa 2 linggo. Ang ilang residente nagpabili na rin sa mga kaanak o kaibigan na nasa labas ng compound. Sino yung pinuntahan natin dito? Yung kaibigan ko na tagi dyan sa loob. Ano yung pinabili sa inyo? Diles tsaka saging. Si Betchay at kanyang pamilya aminadong hirap sa ganitong sitwasyon. Mahirap kasi parang mihinto rin yung ano namin eh, buhay. Hindi kami makapaghanap buhay. Nandito lang kami sa loob. Pero wala naman daw silang magagawa, lalo't para sa kanila naman daw ito. Makipag-cooperate na lang kami. Kung ano yung protocol nila, susunod na kami. May ilang empleyado naman na nakikiusap na baka pwede silang lumabas. Tulad ni Ronnie, na kailangan daw pumasok bilang frontliner sa airport. Kasi ako lang po nag-ano sa ano ko, pamilya ko. So support, sahod lang po minasaan sa akin.
Ang A4 po, yes, palalabasin natin provided well-documented sila. Approved, may permit, diba? Tsaka hindi na muna natin sila pababalikin dito. Kasi paano, kung negative nga sila, pero along the way, diba, yun sa trabaho nila, mahawa sila, positive, iuwi ulit nila dito. So, dagdag problema na naman. Ayaw po natin as much as possible na magkameron tayo ng extension. Nagsisimula pa lang tayo, baka isipin na natin agad at posibleng mangyari yung extension na sinasabi. Pero paano nga ba nagsimula ang pagkalat ng COVID-19 sa magsaling compound? Ayon sa kapitan ng barangay, isang 53 years old na lalaki na trabahante sa isang pabrika ang dumulog sa kanila noong January 11 na may nararamdaman itong sintomas. Pinaswab test ang lalaki at lumabas na positibo ito sa COVID-19. Nagpositibo rin sa swab ang kanyang 55 years old na asawa at tatay na 84 years old. May 11 pang residente sa compound ang nagpositibo rin sa virus. Paano naman kaya sila nahawa? May positive doon sa loob ng bahay. Tapos may kasama siya sa loob, sila sa loob ng bahay na lumalabas pa din. So yung dahilan kung bakit nag-spread yung virus dito sa compound na to. Sa kabuuan, aabot sa 101 na pamilya o mahigit sa 300 individual ang naka-lockdown sa buong compound ngayon. Hello! Grabe, ano? So, yan po yung latest na nangyayari sa ating paligid at hindi po natin ine-expect na ganun kabilis ang pagkalat. Pero mga kabayan, tayo mga nakikinig ngayon, huwag po tayong mabahala. Dahil tayo po, lalo na pag member ka ng DXN, kayang-kaya po nating palakasin at labanan ang COVID-19. Bakit po? Kasi ultimo po yung mga tao na mga frontliner. Hello, good morning po sa mga frontliner natin. Napapagaling ang mga infected. Ano ibig sabihin? Kahit wala pa tayong vaccine, kayang-kayang pagalingin sa pamamagitan ng palakasin ang ating resistensya. Tama po. So, ito po yung isa sa nagustuhan ko sa company ng DXN na malaki po ang maitutulong ng product natin. Kasi kung hindi po tayo magpapalakas ng ating resistensya, ano po ang mangyayari sa ating sarili, sa ating pamilya? Let's say, malakas nga resistensya mo. Tama po. Pero yung iyong kasambahay na uuwian mo, mahina ang immune system. Ano po ang magiging resulta? Ang question lang is, ano ang dapat unang gagawin? Yan po yung pag-uusapan natin mga kabayan. Kasi dalawa po kasi kabayan, mga kapamilya, kapuso, ang ginagawa ng negosyo natin. Una, priority is your health. Ikaw kabayan, nanonood, malakas. Wala ka bang nararamdaman ngayon? Baka medyo pagising mo ng umaga, instead na may gagawin ka, hindi ka na makapagtrabaho dahil may nararamdaman ka. Tama po. Importante po, pagising sa umaga, syempre mag-pray. Ikaw nagising pa, no? Samantalang yung iba, sad to say, hindi na nagising. Pero tayo'y malakas, masigla, at marami ang pwede nating tulungan o gagawin. Kasi sa ginagawa po natin mga kabayan, ito'y pagtulong. Itong ating ginagawa, pagtulong except sa sarili natin, ganun din po sa iba. Yan. Okay? Sandali ha, medyo kailangan kong ayusin itong aking. Okay? Yan. May hinihingi siya. Kasi ang computer, magaling pa sa atin ito mga kabayan. Tinuturuan tayo. Okay, so, yung nakikita natin sa screen, sa mga nanonood, lakob ano na raw, dami ko kasi mga files. Okay? Napapansin po natin, para rin po tayo mga empleyado. Okay, wait lang ha. Grabe, ano? Okay, yan. Ganituhin natin. Okay. Yan. Okay na siguro to. Uy. Medyo. Pumapasok yung isang ano ko eh. Punta tayo dito sa kabila. Kahit pa paano mga kabayan, Philippine Airlines employee, anong alam ko ba dito? Pero pag ginusto, may paraan. Tama po. So, yung pong ating mga video, napaka-importante po kasing
magawa natin ang paraan yan. Okay? At gusto kong ibalik po yung ating 2021. Ang New Year's resolution kasi, yun yung mga hindi mo nagagawa na gusto mo nang baguhin. So gusto ko marinig yung New Year's resolution nyo. Totoo, walang bulahan dito ah. My New Year's resolution. Yung pong New Year's resolution, yan, pag-usapan natin. Number one, kanina, siyempre, gustong-gusto natin 2020, mawala na yung mga virus na yan. At bumalik na tayo sa normal. Normal na pamumuhay. Kaya lang, ang tawag po nila is new normal. Ikaw, kabayan, nanonood, kapamilya, mga business partner ko, new normal ba tayo ngayon? Eh, pati ako, dito na lang ako sa loob ng bahay. Inaral ko to. So, sabi nga po, nasa Diyos ang awat, nasa Diyos ang awa, nasa tawang, gawa. Excited kasi ako, andito yung mga business partner ko eh. Hello, kumusta na kayo dyan? Enjoy watching. Panoorin po natin. The solution is to take risk whatever it may cost. Naku, no. Ay, naku. Hindi. Delikado yun. Kunento niya na lahat, kahit hindi ko tinatanong eh, di ba? Sabi ko, New Year's resolution lang, pero hanggang buhay niya na, hanggang... Pag hindi ko pinigil, baka ano pa yung sabihin niya eh. Kahit gano'ng kaganda yung sinet yung goal, kahit gano'ng kaganda yung New Year's resolution ninyo, kung hindi niyo i-execute yan, baliwala yan. Kahit gano'ng kaganda yung pangarap ko, kahit gano'ng kaganda yung... Ikaw, kabayan, ano ba New Year's resolution mo? Put in action, hanggang pangarap na lang yan. Hindi mo matutupad yan. Hindi ko pinapakita itong lahat sa inyo. Hindi ako nagsasalita ng ganito para ipakita na ahead ako sa inyo, na mas successful ako, na wala kayong karapatan. Hindi yun ang goal ko. Gusto ko kayo ma-inspire. Gusto kong execute nyo yung mga New Year's resolution ninyo. Successful lahat. Lahat ng goal ninyo, gusto ko maabot ninyo. Huwag kayong susuko. I want you to win in life, guys. Resolution kasi, yun yung mga hindi mo nagagawa na gusto mo nang baguhin. So, gusto ko marinig yung New Year's resolution nyo. Walang bulahan dito ah. Dahil makatulong ako sa family ko. Magpakatotoo po sa... Kailan mo sinimulan? Last year pa. Okay. Ang New Year's resolution ko, mga kabayan, syempre, nandito ako sa health business, no? Number one, gusto ko, lahat tayo is malakas ang ating resistensya. Kasi ang kalaban, hindi po natin ito nakikita, kabayan. Pero tandaan mo na mas maganda po ang natural product para i-boost ang immune system. Kasi kung aasa po tayo, sorry sa word, sa mga synthetic, sa mga vaccine na yan, okay naman po siya, hindi naman po tayo against. Disclaimer po, no? Tayo po hindi gamot. Tayo po ay food supplement. Ang katawan pala ho natin, ang kailangan nito, pagkain. Yan. Kailangan po yung natural, walang chemical. Kaya lang, sa panahon ngayon, may pagkain pa bang walang chemical? Halos lahat yata. Tama po. So, mabuti na lang, meron po tayong DXN products. Start sa food supplement, coffee, na pwedeng palakasin ang ating immune system. Bakit ko po nasabi? Since 1993 pa ho, ang DXN company, nag-start po sa Malaysia, ngayon po dito sa Philippines, 1999. Imagine mo, year 2021 na. Kung mahina pa ang immune system mo, huwag naman po kayong ma-offend, medyo delikado. Kaya hindi ka pwedeng lumabas. Ayan, challenge, hanggang kailan? Tama po. So, New Year's resolution po natin, dapat po matupad. Yung 2020 po kasi ay hindi po natutupad kung ilang taon. So, importante po ngayong 2021. Kung natupad man, edi okay po yun. Wala pong problema kasi dito po sa ginagawa ko, mga kabayan, kapamilya, sarili kong decision to para ho magkausap-usap tayo na kahit ako lang nakikita nyo, kahit di ko kayo nakikita, at least andyan kayo, tama po. So, importante pong meron po tayong sharing. Ngayon, kung meron ka pong alam at kaya mo rin mag-live video stream, mag-ganito, di gawin po natin. Tama po. Tuloy natin yung video.
So anong gusto mong baguhin sa pagkatao mo ngayon? Before kasi, hindi talaga ako person na tao. So ngayon, nag-decide ka na na? Nag-decide na, yes. Go po. After your dream? Yes po. Yun po yung aking New Year's resolution. Okay, sige. Sinabi mo eh. Next. Okay. I want to be more consistent with my fitness goals. Kasi last year, parang kapag nagiging busy ako sa business, parang sobrang pagod ko na. Hindi ko na siya nabibigyan ng time. Mag-focus sa sarili ko, sa growth. Dapat talaga mag-focus sa sarili mo. Huwag ka mag-focus sa ibang tao. Ganun talaga. Consistency, yun yung ugali. Huwag niyong kawalain. Consistency talaga. Kahit gano'ng kalit ang effort mo everyday, pag consistent kang tao, hindi ka mag-fail. Yun yung gusto kong itatak nyo sa utak nyo. Consistency talaga. Yun yung susi eh. Magagawa mo lahat pag consistent ka. Buong year, consistent dapat, Jaysa. Yes. Sige. Next. My New Year's resolution is to take risk whatever it may cost. Nako, no. Ay! Nako! Hindi! Delikado yun! Delikado yun! I-risk, i-risk. Grabe, hindi sa part na yun. Napakaganda po nung sinabi, no? Di po ba? Whatever. Okay, so sa negosyo po kasi natin, mas lalo po nating dapat na pag-ibayuhin yung kaalaman. Kaya lagi po ako nagla-live stream video para po mayroon tayong mga ideas at mayroon po tayong mga produkto na pwede nating pagmalaki. Kasi effective po siya. Hindi siya gamot, malaki po, may tutulong para palakasin ang immune system. Kasi ang immune system po, pag nakita po yan na malakas, kahit anong sakit, kahit anong mga virus yan o mga diseases na yan, hindi po yan makakapenetrate sa ating loob ng katawan. Ang challenge lang po, kailangan, hindi lang tayo. Kailangan din po yung ating mga kasama sa bahay, kakilala, dun sa naniniwala. Kasi meron po tayo mga tao na nirerespeto natin na kung ayaw po maniwala sa ating produkto, eh okay lang po yun. Kasi ang importante, ikaw mismo. Di po ba? Tuloy natin video. Ririsk mo lahat. Nako. Yan yung utak ng mga ano eh, yung mga kabataan eh. Iririsk nila lahat basta masulob lang yung puso nila eh. Mahirap yan. Take risk sa career. Yes. Okay. New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko lang sir is ano, i-change lang yung way of thinking ko. Coach Jake. Simple lang yung New Year's resolution ko is maging consistent na ako sa healthy lifestyle tsaka sa fitness. Next. Resolution ko, to learn more things po. Kailan taon na, Sir Noel? 40, sir. Okay. Bata pa. Never stop learning. Yes, tandaan niyo yan. Never stop learning. Huwag kayong tatamari magdagdag lagi ng mga skills. Hihinto lang naman yan kung kayo mismo gumive up na wala kayo ng gana sa sarili niyo. Next. US resolution. Pinaka-importanting lesson sa'yo na gusto mong i-apply ngayong taon. Pagdating ng March, nawala eh. Nawala yung gigil, nawala lahat ng dedication ko, motivation ko, nawala nung nagka-pandemic. Yun nga yung nagka-message tayo, boss, na nag-anxiety talaga ako. Itong year, itong 2021, gusto ko ma-regain. Lahat ng mga nakuha ko the past years, gusto ko ma-regain siya ngayon para ma-i-apply ko this year. Next, Coach Larry. Si Coach Larry kasi, ano, subikat na si Coach Larry. Yan si Coach Larry. Yung video ko dati na yun nga yung nag-viral na sumali sa ayatan niyo ba si Coach Larry? Siya yung sumali sa ano sa bawal ang judgmental. So, ito si Coach Larry, celebrity na natin siya ngayon. So maraming na-inspire Coach Budja ba? Maraming na-inspire dun sa video natin, dun sa shinare mo. Good job sa iyo. Proud kami sa iyo. Support kami sa kanya. So Coach, ano naman yung New Year's resolution mo? Gusto namin marinig. Ano yung gusto mo pang improve sa sarili mo? Resolution, actually, bago siya mag-New Year, nagawa ko na. So which is yung number one, magpakatotoo tayo sa mga sarili natin. Coach, ilapit mo. Which is yung magpakatotoo sa mga sarili natin. Nagawa ko na siya bago mag-New Year. Isa yung sa mga task ko talaga. Kasi ano, naatwa doon sa video, may nag-share doon na dahil sa video ni Coach Larry, gusto ko na tuloy magpa-member sa gym nyo at gusto ko siya maging coach. Hindi, nakakatuwa eh. Nakakatuwa. Ibig sabihin na move mo yung tao para mag-comment ng ganun at pumunta pa dito at ikaw yung iba eh, di ba? Yun pa lang eh. Ang sarap sa feeling, di ba, coach, na marami kang na-inspire. Kaya sabi ko sa kanya, minessage ko siya na nagsisimula pa lang. So, na-unlock niya na yung next level ng sarili niya eh.
So, lahat ng gagawin mo ngayon, bago, more challenges, more growth for you. Yan, proud ako na nalampasan mo yung dating sarili mo na nagtatago, na natatakot, ganun. So, nandito ka ngayon, new self. Gusto ko makita yung kaya mo pang marating, yung growth mo. Nandito ang mga managers mo para guide ka. So, keep up the good work and sana marami ka pa ma-inspire. Coach Louie, be positive tsaka more motivated this year. Bakit mo na isipan mag-work ulit? Sa bahay, kaysa wala rin po kong ginagawa. So, pala ibutas mo lang kami? Hindi, sir. Hindi po. Mark? Gusto ko maging mas active, motivated, tapos mas positive yung vibes. So, yung New Year's resolution ko po ngayon is mag-level up pa po. This time, gusto ko mas good job. Higher aim po tayo. Okay, good job. Parang ayoko mag-stick na sa dati na sinasabi na mahihain daw ako. Parang gusto ko pang mas grow. Kasi mahihain ka eh. Mahihain talaga. Si Misty kasi mahihain. Kita nyo, ramdam nyo naman eh. Mahihain siya eh. Pero, na-overcome niya. Ngayon, sir, hindi. Na-overcome niya naman. So, nakaka-proud na, yun nga, nag-level up. Hello, nakakatuwa no yung mga motivation kasi gustong-gusto ko po itong mga motivation. Ito lang ang tanging kumbaga sa labanan. Kasi may laban tayo ngayon eh mga kabayan, kapamilya. Hindi ito birong laban. Dahil ang kalaban natin hindi natin nakikita. Kailangan mas ma-motivate ka, mas lalong gumanda yung iyong kalusugan para malabanan mo kahit hindi mo sila nakikita. Kung mahihiyain ka, normal po yan, no? Pero kung talagang gusto mong matupad ang iyong mga pangarap, malabanan yung mga nangyayaring pandemya na to, kasi hindi po ito gawa ni Lord eh. Ito po'y gawa ng mga tao na kailangan labanan, sugpuin. Tama po. Tayo'y na kay Lord at tiyak magtatagumpay tayo. Importante lang po, meron tayong ganitong pag-uusap. Meron po tayong ganitong motivation na narinig, always positive mindseting. Mag-level up pa po lalo. Okay. So, just wanna be more focused and at the same time, do it better. Akin ano lang, more self-love. Mas consistent ako, then mas masipag ako. Yun, mataas ang gagawin kong standards para sa sarili ko kasi I am entering a new phase of my life. I'm entering a new decade of my life. A very challenging year. Kaya I want to do more. Okay, good job, coach. Baka kunento mo na yung buhay natin, ha? Okay, right. Good job. Wala akong masabi, di ba? Good job. Si Coach Nudge kasi, ano eh, isa rin yan sa titignan natin maging manager later on. Yun nga, kita nyo naman na grabe detalyado yung kwento niya. So, ganun kung gusto kayong ma-ano. Tama, di ba? Kunento niya na lahat. Kaya hindi ko tinatanong eh, di ba? Sabi ko, New Year's resolution lang. Pero hanggang buhay niya na, hanggang pag hindi ko pinigil, baka ano pa isabihin niya eh. Coach, thank you so much ha. Hey everyone, Happy New Year. This year, I want to be more productive and innovative. I want to become a best version of myself this year. Kasi it's been very rough year for us and it's not easy. Pero once kasi na-achieve mo yung goal mo somehow, it becomes more addicting to do more. Si Coach Genesis kasi, siya yung top, sunod-sunod, top PT dito sa QC. Keep up the good work and huwag mawawala yung drive mo. Yun nga, marami pa siyang gustong ma-achieve, which is okay. Which is dapat ganun yung mindset natin na kahit nag-a-achieve ka, huwag mong bigyan ng limit yung sarili mo. So, ine-enjoy. Basta ine-enjoy mo kasi mag-excel ka eh. Diba? Kahit wala siyang time dito, kahit di siya naka-duty, nandito lang sila, nag-overtime. So, nakakatuwa, di ba? So, nag-work sila beyond, kasi nga pangarap. Bakit gustong-gusto kong makapakinig ng ganito, mga kabayan? Kasi, syempre, tao lang po tayo, mga kapamilya, na dalawa po kasi ang isip eh. Tandaan po natin yan. Isang negative, isang positive. Ngayon, maganda po yung negosyo mo, maganda po yung system ng paano ka kumita, maganda po yung produkto na kailangan mo. Sometimes, ang tao, nalolobat. Tama po. So, importante, parang cellphone, kailangan mo mag-charge. Kaya kung ikaw nanonood, kabayan, kapamilya, kung lobat ka, kailangan mo na mag-charge. Kasi kapag hindi ka nag-charge, sisiguraduhin ko sa'yo. Kahit anong ganda na napapanood mo, kahit anong ganda na narinig mo,
Ibang tipong pagising mo pa lang sa salubong sa'yo, may babati na magandang umagang kay Ganda Kabayan. Mangingiti ka, tama? Pero pag sinalubong mo at binati mo, magandang umaga, sasabihin sa'yo, he, walang ulam. Alam, magiging dating. So, napaka-importante po nung meron kang ginagawa sa buhay mo na para gumanda yung pagising na umaga. Parang sa ganon, along the way, end of the day, maging maganda yung pasok ng araw mo. Tama po ba? Kaya napakaganda po yung ating pinapanood ngayon. Sarap magtrabaho pag pangarap mo siya. Hindi mo nakifeel na nag-work ka. Kapag naramdaman nyo na kasi na work yan, ibig sabihin hindi nyo gusto yung ginagawa nyo. Di ba? So ako, nagtatrabaho ako dito, pero hindi ko naramdaman na work to. I love what I'm doing. Gusto ko nakikinig sa inyo. Gusto ko ina-guide kayo. So good job, Coach Genesis. Looking forward to your growth then ngayong 2021. So sana ma-inspire mo din yung mga coaches mo, and salamat sa pagbibigay ng extra effort. Kasi kahit di naman namin hinihiling sa'yo, pero nakikita namin yung effort mo eh. Good job, Coach. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Ibabalik yung drive ko before. Na-promote kami March. Then, isa din. Yung promotion ko, napunta sa bahay. Ano po yung gusto mo marating, Coach? Kung next level. Kung mapagbibigyan po, I want to be a leader. Sana kung mapagbibigyan. Pero leader ng ano? Tinatanong ko. Okay. Ang sarap painggan eh, no? Ang sarap painggan eh. Na yung mga taong kinakausap mo, punong-puno ng motivation, lahat achiever, nadadamay ka eh. To be self-sufficient, finally. Maging independent na. And then, to be a better businessman. Maging think positive sa lahat ng gagawin ko, syempre. Ma-improve ko pa yung sarili ko. Kung ano yung naging motivation ko before, gusto ko mas mahigit ang kapwa kung ano ko last year. Year's resolution is, kahit gaano ako ka-busy, kahit gaano ako ka-dedicated sa mga ginagawa ko ngayon, idadagdag ko is magpapakondisyon ako this year. For new ideas, kung paano tayo mas magiging effective makatulong sa tao. Kung mabibigyan ako ng chance, gusto ko mag-aral pa. Marami akong mga maling nagawa before, pero tinatama ko siya. Continuous learning, there's room for improvement. Yun lang ang ano, yun ang pinakamagandang ano, year's resolution na gagawin nyo, mag-focus kayo sa gagawin nyo. Kasi pag sa iba kayo nakafocus, walang mangyayari. Natutuwa ako sa mga New Year's resolution ninyo, pero tandaan nyo na kahit gaano kaganda yung sinabi nyo, kahit gaano kaganda yung sinet yung goal, kahit gaano kaganda yung New Year's resolution ninyo, kung hindi nyo i-execute yan, baliwala yan. Kahit gaano kaganda yung pangarap mo, kahit gaano kaganda yung idea mo, kung hindi mo naman gagawin, hindi mo ipuput in action, hanggang pangarap na lang yan, hindi mo matutubad yan. Kaya mga kabayan, napaka-importante po meron tayong communication sa ating negosyo. Napaka-importante po ito. Imagine mo, ang bilis ng panahon. Di po ba? Imagine mo, 2020 lang tayo nag-uusap. Ngayon, matatapos na naman ang January. Anong petsa na? Kumusta naman yung New Year's resolution mo? Baka mamaya, yung New Year's resolution mo, ay puro New Year na lang. Di po ba? So, ang good news sa negosyo po natin, marami na po naging successful. Marami na pong nagpatotoo, yun po ang tinitingnan ko, yun po ang aking sinusundan. Kasi may failure eh, hindi po maalis natin. Kaya kung ikaw kabayan, kapamilya, mga business partner ko, kung ngayon, mga nakaraang taon mo ay failure ka, tapos na yun. Hindi na natin pwedeng i-throwback pa, hindi na natin pwedeng paano ka ba na nag-fail. Okay, ngayon, nire-respeto po natin kung ano po yung ginagawa natin ng mga nakaraang taon. Ang importante po, yung gagawin natin ngayong 2021. Kaya, good morning din po sa DXN Management, sa DXN Philippines. No? Patuloy po silang nagbibigay rin ng mga live stream video, yung 3 o'clock habit. Meron din po mga tinatawag tayo mga live stream na para sa Zoom training, okay?
at malaki po ang naitutulong nito. Sana po sa mga nanonood ngayon, bago ko ituloy ito, meron po akong every Saturday, 1 to 2 p.m., all about sa ating ganoderma. Ano po ba talaga ang kailangang inumin? Ano ba ang dapat nating gawin para lumakas ang ating immune system? Kasi yung nakaraang Sabado, thank you po dun sa mga nanood, no? Kaya 1 to 2 p.m. sa hapon, kasi masyado na sunod-sunod po yung mga live video stream natin. So ito po yung oras na pwede po tayo mag-tune in. Okay, yung nakaraang Sabado, ito po yung continuation, ito po yung part 2. Yung tinatawag nating natural, okay, yung organic versus synthetic. Ayan, yung we may chemicals. Hindi po tayo against, disclaimer ulit, paulit-ulit po tayo, no? Hindi po tayo against sa gamot, sa mga medical doctor, dahil pinag-aralan po nila yan 10 taon upang makatulong po sa ating mga kababayan, sa lalo na po yung mga infected. Kaya lagi ko po sinasabi, isa pong tulong natin dito ay bawal na bawal kang magkasakit. Bakit po? Tingnan po natin, mga kapamilya, kapuso. Kung ikaw magkakasakit, instead na makatulong ka sa mga frontliner natin, sa mga nurse, sa mga medical doctor, pandagdag ka pa sa kanila. Tama po. Pero kung lalakas ang immune system mo, at isa ka sa nakakatulong para hindi ka ma-hospital, nako, saludo sa iyo ang mga frontliner. Kasi ang mga frontliner, kabayan, sinumpaan nilang tungkulin yan eh, na walang holiday. Imagine mo, December, sa halip nandun sila sa bahay, kasama kanilang mga mahal sa buhay, Pasko, bagong taon. Nandun sila sa pamilya nila upang nasa hospital sila para alagaan yung mga taong, lalo na yung mga infected na COVID-19. At ang balita ko po, ngayon, pag ikaw na hospital, hindi kaya papasok sa loob ng hospital. Meron tent sa labas. Tama po. At ang masakit po dito, I don't know kung totoo, kasi hindi naman pupunta ng hospital. Narinig ko lang na may bayad pag nagpa-swab test. Tama po. So, isa pa ho yun sa gusto kong i-share sa atin na mas maganda pong gamitin natin ang ating mga produkto. At sinasuggest ko, makinig po kayo sa Sabado, 1 to 2 p.m. Okay? At yung continuation ng part 2 ko. Okay? Yung mga hindi nakapanood, yung mga gustong mapanood, may link po ako para i-click nyo lang, panoorin ninyo. Okay? So, tuloy po natin yung video. Every day na pupunta ako sa fitness army, na natutuwa ako sa nakikita ko na yung vision ko, natatayo ko, yung logo dati na iniisip ko lang, nandyan na, nakikita nyo na, nandyan na nakaprint, nahahawakan ko na, napupuntahan ko na yung pangarap ko. Hindi ko sinasabi itong lahat, hindi ko pinapakita itong lahat sa inyo, hindi ako nagsasalita ng ganito para ipakita na ahead ako sa inyo, na mas successful ako, na wala kayong karapatan. Hindi yun ang goal ko. Gusto ko kayo ma-inspire kasi nga isa rin ako sa katulad ninyo na nandyan din ako dati, na hindi ko rin alam gagawin ko, na marami rin. Okay, so forward po tayo. Kung may mga tanong po sa mga hindi nakakakilala sa akin, I'm Jason Pacia. Okay. Dati pong 20 years nagwo-work po sa Philippine Airlines. Ngayon po, okay. Ngayon po ay isang executive star diamond. Ayan. Pero siyempre, kung ano man yung aking narating, gusto ko rin pong marating din ng mga tao na naniniwala, nagtitiwala, at nananampalataya sa ating Panginoon na matutulungan tayo marating ang ating negosyo. Itong video na to, mga kabayan, lagi po natin ito napapanood. ADXN Business Expansion. Imagine mo, pag member ka, meron kang dating 180 countries, 190 countries na. At napakaraming branches.
Sa mga hindi pa ho nakakapunta sa ating farm, yan, ito nakikita ninyo, the world's largest Ganoderma company. Meron po tayong mga video, gusto nyong panoorin. Importante po kasi na yung ating kumpanya, alam ninyo at dapat may knowledge tayo. Kaya tinutuloy ko po yung aking module class, yung online module class. Kasi andun po yung mga company profile, andun po yung mga tinatawag na module 1 ko, company profile, module 2, yung ano ba reason ba tayo nagkakasakit. At mismo ang ating founder and CEO, meron lang 2 major causes of diseases. Yan, kasama na po yung viruses. Okay? Diseases and viruses. Okay? At ano yung dapat natin gagawin? At yun ang, yung module 3 ko naman, ito naman po yung MLM. Ito po yung system na kung saan, bakit yung mayayaman? Bakit yung mayayaman? Patuloy na yung mayaman. Na kahit di na magtrabaho. Napansin ninyo? Tama po. Pero yung mahirap, patuloy naghihirap. Kahit anong sipag, kahit anong tiyaga. Halos minsan yung gabi, ginagawang araw. Yung araw, ginagawang gabi. Tama po. At hindi na 8 oras nagtatrabaho, mga kabayan. Halos inuubos na yung, meron pa akong nabalitaan, wala pang pandemic, taxi driver, 24 hours bumabiyahe. Oh my God. Imaginin mo, para lang kumita, makuha niya lang yung kanyang income na mas malaki. Napakahirap po. Pero dito sa system na nandito sa atin, sa DXN, dito ko po nakita na meron palang reason bakit ho yung mayayaman, lalong yung mayaman. At yung mahirap, patuloy na naghihirap. May mga system. Yun po yun nasa module 3. At yung module 4, ito po yung marketing plan. Sana po bigyan nyo ng pansin, bigyan nyo po ng lalo sa mga first timers, sa mga DXN business partner ko, na buksan nyo po siya sa aking link para mapanood nyo. Tuloy po natin yung video. Ito po yung mga branches natin sa different countries, no? Ito naman po yung mga products, mga food supplement, beverage. Nako, kompleto po yan. May mapait, may matamis. O depende po sa panlasa nyo, pero natural. Meron din po mga beauty products. Yung mga gusto mag pabata, yan, gumanda ang mga kutis. May mga shampoo, sabon, and household product. Wala na po kaya hanapin pa. Imagine mo, pati mga home appliances, meron na rin. Water treatment, naku, napakaganda po niyan. Grabe ang bilis ng oras, mga kabayan, ano? At sana bago po tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito, meron po kayong narinig. At yung mga video na hindi nyo po napanood kanina, pag-open pa lang ng, ng inyong cellphone, laptop, ng video natin sa live stream, pwede nyo nang i-replay mamaya. Okay? So, napakaganda pong i-open ko ang video na to, lalong-lalo na po doon sa mga may karamdaman. Panoorin po natin. The joke, the biggest surprise for me when I tried Gano myself was I started believing in natural herbal medicine. It was a drastic shift in my thinking in medicine. The results that I witnessed in a patient that I did start it on was a 12-year-old girl who I had previously 6 months before diagnosed with type 1 diabetes, which is meaning that she's having to use insulin on a daily basis, several times a day. After 4 months of
continuing with the supplement, with the Ganoderma Lucidum. This patient went from a type 1 diabetic, which is injecting herself on a daily basis with insulin, to actually a type 2 diabetic, in which her diabetes is controlled by medication, by oral medications. It's unheard of for a type 1 diabetic to go to a type 2 diabetic in just that short time frame. I mean, it's unheard of, period. I think for more than 5 years, because my old doctor never told me that I was diabetic. And as a result of which, my left foot, I developed what is called neuropathy. And neuropathy is the hardening of the veins. My left foot became twice the size of my right foot. The color was reddish violet. I was in constant pain. I couldn't put my shoes, and most of the time I had to use my cane. A friend of mine by the name of Rick DeLuca, who is connected with the Ganoderma, saw me one day, and he told me about Ganoderma and offered me, as a matter of fact, he gave me a box of oatmeal. I went to my doctor and told her about this, and she told me not to believe it because, as far as she was concerned, she didn't believe in anything that was herbal. But because I was in constant pain, I decided to try it anyway. So lo and behold, after a month and a half, I noticed that my foot started getting better. I had to go and see my doctor again because I do my regular blood test. And she asked me, I said, what have you been doing? I said, why, doctor? He said, why, how come your sugar has gone down and all your other organs, there's been a tremendous improvement? I said, I haven't done anything except that I've been taking the... Yung pong mga binabanggit po dito na katulad ng diabetes, isa po sa special feature po natin sa ating live stream video sa Sabado. Kaya kung ako po ay inyong gusto yung mapanood, 1 to 2 p.m. po sa Sabado at i-discuss po natin kung ano po yung natutunan ko sa mga expert, yan, sa mga MD, medical doctor. Okay, dahil ako, MD ako, pero mukhang doktor lang. At dun po sa mga medical doctor, thank you very much po sa ating mga medical doctor na patuloy na nag-aaral at ang good news, ginagamit na rin po nila ang ating Ganoderma products. Okay, so forward po tayo kasi masyado mahaba po yung video na yon. Kaya kung gusto niyo po makita yung mga video na yon, meron po tayong link. Pwede niyo po siyang panoorin. Okay? Ang bilis po talaga ng oras. Ano? Malapit na naman ng ating 9 o'clock. Ilang minuto na lang. Kaya sana enjoy niyo ang ating panonood bago po tayo mag kahiwa-hiwalay ulit. Nasubukan mo na bang itanong sa iyong sarili na ano kaya ang quality ng iyong buhay 5 to 10 years from now? Ini-imagine mo ba ang uri ng sasakyan na meron ka? Ang bahay na iyong tinitirhan? Ang mga lugar na gusto mong puntahan? Iniisip mo pa rin ba hanggang ngayon ang mga pangarap na gusto mong makamit? Lahat tayo ay mayroong goal sa ating buhay. Gusto nating magtagumpay at magkaroon ng kaginhawaan. Yung nagagawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin, nabibili natin ang mga bagay na gusto nating bilhin, at yung kaya rin nating magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Pero bago mo makamit ang mga goal na yan, kailangan mo munang bumuo ng disiplina sa iyong sarili. At kailangan mo ring baguhin ang iyong mga unproductive habits na sumisira sa iyong tagumpay. Kung gusto mong may naiipon ka na ngayong taon, simulan mo nang baguhin ang iyong ugali sa pag-handle ng iyong pera. Kung gusto mo namang magkaroon ng peace of mind, simulan mo nang baguhin kung ano ang iyong madalas na iniisip at palitan ito ng mga ideya na magmo-motivate sa iyo. Laging tandaan na para makamit mo ang mga bagay na hindi mo pa nakakamit noon, kailangan mo rin gumawa ng mga panibagong aksyon at iwan ang iyong comfort zone. Ang ibig sabihin ay magkaroon ka ng awareness sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Magkaroon ng lakas ng loob para ito ay baguhin kung kinakailangan. Gumawa ka ng long-term plan tapos mag-adapt ng mga panibagong habit
para maisakatuparan mo ang iyong goal at para mabago mo rin ang quality ng iyong buhay. Ang success ay hindi tsamba at hindi rin ito swerte. Ito ay resulta lamang ng iyong disiplina, execution, mental toughness at persistence. O sa madaling salita, ito ay bunga ng iyong mga habit. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 7 common habits at ugali ng mga successful na tao na kapag sinubukan mong i-apply ay talagang magbibigay sa iyo ng panibagong pag-asa at paniguradong ikauunlad din ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-iwan ng like pagkatapos mong panoorin para mas lalo pang ma-recommend YouTube ang ating video sa mga taong nangangailangan ng ganitong impormasyon. Salamat! No two families are alike. That's why they're all special and perfect in their own. Number 1. Magkaroon ng positibong pananaw sa iyong buhay. Kung naniniwala ka na merong malaking koneksyon ang ating mindset sa kung ano ang nangyayari sa ating buhay, meron ka bang gustong baguhin sa quality ng iyong pag-iisip? Sinabi ng Roman Emperor at Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kung pangarap mong maging successful, dapat ay maging optimistic ka at gawin mong habit na tingnan ang magandang parte ng mga bagay. Dahil walang tao na nagtatagumpay at palaging nakafocus sa mga problema o negative side ng bawat pangyayari. Ang pagiging optimistic ay makakatulong sa iyo na abutin ng mabilis ang iyong mga pangarap. Dahil aside sa magandang benefits na nabibigay nito sa iyong kalusugan, matutulungan ka rin itong maging productive araw-araw. Mga iilang tips kung paano mo ma-develop ang pagiging optimistic ay ang pag-consume ng positivity. Gaya na lang ng pagkakaroon ng goal, pagbabasa ng mga inspiring na kwento, panunood ng mga inspiring videos, at pagkikipag-usap sa mga taong merong malaking pangarap at merong goal na katulad sa iyo. Para magtagumpay, una mong baguhin ang iyong mindset at isanay mo ang iyong sarili na maging focus sa mga opportunity at maging parte ng solusyon sa bawat problema. Number 2. Huwag gumastos ng lagpas sa iyong income. Kung merong nag-iisang paraan kung paano makaalis sa rat race at mahinto ang pamumuhay ng paycheck to paycheck, ito ay ang hindi paggastos ng lagpas sa iyong income. Ito ang tinatawag na golden rule ng personal finance at palagi itong naa-apply sa lahat kahit magkano pa ang iyong sahod. Isa lang ang paruroonan ng taong ina-apply ang rule na ito at yon ay meron silang naiipon. Ang pinaka-epektibong paraan kung paano mamuhay ng hindi lagpas sa iyong income ay kapag ginagawa mong priority ang pag-iipon at namamanage mo rin ng maayos ang iyong paggastos. Pagkatapos mong matanggap ang iyong income, itabi mo na agad ang pera na para sa iyong ipon. Tapos gumawa ka rin ng budget para maaga mong magawa ng plano ang iyong expenses. Maraming magandang benefits ang nabibigay ng ganitong paraan. Isa na dito ay maiiwasan mong magkaroon ng malaking utang, wala ka ring financial stress, meron ka ng naiipon at natutulungan ka pa rin itong magkaroon ng financial confidence. Totoo na nakakatulong din ang pagkakaroon ng malaking income, pero ang pinakamalaking factor kung bakit meron kang naiipon o wala, ito ay kung paano mo i-handle ang iyong pera. Maraming mga tao na kumikita ng malaki, pero dahil sa kawalan ng kaalaman kung paano i-manage ng maayos ang kanilang income, nagkakaroon na sila ng utang at wala pa rin naiipon kahit ilang taon na silang nagtatrabaho o kahit gustuhin man nila. Totoo ang sinabi ni Robert Kiyosaki na it's not about how much money you make, but how much money you keep. Ang hindi paggastos ng katumbas sa iyong income ay isang desisyon at dapat ay gawin mo itong habit kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay. Number 3. Manatiling malusog. Bago mo makamit ang tagumpay na iyong hinahangad, ay kailangan mo munang dumaan sa isang mahabang proseso at hindi mo ma-execute ng maayos ang iyong goal kung wala kang sapat na lakas. Isang investment ng mga successful na tao ay ang kanilang kalusugan at big believer din sila ng kasabihang health is wealth. Merong report na ang NBA star na si LeBron James ay naglaan taon-taon ng $1.5 million para sa kanyang katawan. Meron siyang sinusunod na strict workout routine at healthy diet para manatiling competitive sa basketball. Kailangan mo ng lakas at concentration upang magpatuloy na tuparin ang iyong mga pangarap at hindi mo magagawa yan kung wala kang disiplina pagdating sa iyong kalusugan. Sinabi ng American motivational speaker na si Jim Rohn, "We must all suffer of two things, the pain of discipline or the pain of regret."
hindi madali na bigyan mo ng control at limitasyon ang iyong mga kinakain, madalas na pag-i-exercise at hindi pag-consume ng sobrang sugar at caffeine. Kahit hindi man ito madali, kailangan mo pa rin itong gawin dahil natutulungan ka nitong maging focus at active sa tuwing tinatrabaho mo ang mga mahahalagang bagay. Maraming paraan kung paano maging malusog. Pwede kang... Grabe ano? Imagine mo. Ang number one na kailangan, mga kabayan, ang maging malusog. So, ito po yung isang gustong-gusto ko sa DX International, mga kapamilya. Kapag malusog ka, makakapag-isip ka ng maganda. Isubukan mo, kabayan. Gutom ka. Anong iisipin mo kaya? Sabi nga, kung walang laman ng tiyan, walang laman ng isip. So, ang product po natin, Ganoderma, ay pagkain. Palalakasin po ang ating isip at makakapag-isip tayo ng mga tama. Importante po, mga tama. Yan. So, tuloy po natin yung video. Ang mag-meditate, umiwas sa mga distraction, limited na oras sa social media, pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-inom ng maraming tubig, pag-e-exercise, at pag-iwas sa mga bad news. Majority ng mga successful na tao ay naghahanap ng paraan kung paano sila manatiling malusog at mabawasan ang kanilang stress upang patuloy na tuparin ang kanilang mga pangarap at harapin ang mga panibagong challenges. Yung pong ginagawa po natin, meron po tayong mga four pillars of health. Yan. At wag na wag natin kalimutan yung pagiging positive mental attitude. Number one po yan. Number two, yung healthy lifestyle. Number three, yung healthy diet and supplementation. Number four, maging focus sa pag-increase ng iyong income. Kung seryoso ka na mabago ang takbo ng iyong buhay, dapat ay ginagawa mong focus ang pag-increase ng iyong income. Hello, upline idol DJ Kabayan Ariel Adante. Thank you for watching. Kaso ilang minuto na lang, pero anyway, nakahabol ang ating napaka very supportive, very energetic and very intelligent na si upline idol Ariel Adante. Okay? Taga Batangas po ang ating speakers bureau. And good morning po sa iyo. Come. Lahat ng mga mayayaman ay palaging naghahanap ng mga bagong opportunities at patuloy na nagdadagdag ng panibagong source of income. Oo, mahalagang gumawa ng budget, mag-cut ng mga unnecessary expenses, itrack kung saan napupunta ang iyong pera, pero kung hindi mo ginagawang focus ang pag-increase ng iyong income, aabutan ka pa ng mahabang panahon bago mo ma-achieve ang iyong financial goal. Kung gusto mo ang mabagal na paraan tungo sa iyong financial freedom, magbawas ka ng iyong expenses. Pero kung gusto mo naman ang mas mabilis na resulta, ay dapat maging in control ka sa iyong paggastos. Bilhin mo lang kung ano ang iyong kailangan at mag-focus sa pagpapalaki ng iyong income. Merong limitasyon ang pagbabawas ng iyong gastos, pero ang pag-increase ng iyong income ay unlimited. Halimbawa, kung gusto mong mag-ipon ng 5,000 pesos buwan-buwan, dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Pwede kang magbawas ng iyong gastos o magdagdag ng iyong income. Para po sa lahat, panoorin po natin. Pesos buwan-buwan, kailangan mo lang gumastos ng 15,000 pesos at iipunin ang natitirang 5,000 pesos. O pwede kang maghanap ng ibang mapagkikitaan at ang ekstrang pera na galing doon ay ang mapupunta sa iyong ipon. Lagi mong tandaan na ang halaga na iyong naiipon ay nakabase lamang sa halaga na iyong kinikita. Imposible na makakapag-ipon ka ng 30,000 pesos buwan-buwan kung kumikita ka lang ng 20,000 pesos. Pero kung kumikita ka naman ng 80,000 pesos, malaki ang chance na makakapag-ipon ka ng higit pa sa 30,000 pesos. Mahalaga na meron tayong disiplina sa paghawak ng ating pera, hindi gagastos ng katumbas sa ating kinikita at gumawa ng maliit na adjustment sa ating expenses. Pero yan ay short-term solution lamang sa problema natin sa pera. Dahil ang tunay na solusyon para makamit mo ang financial... Kaya mga kabayan, nagtataka po ako nung panahon na wala po akong ginagawa kundi magtrabaho dahil ang alam ko, ang
ang magiging resulta ng aking katatrabaho nung panahon na sa Philippine Airlines ako, iyayaman ako, aasenso ako. Kasi yun po yung moral values. Importante pala, meron po palang mga formula, meron po tayong mga guide. Eh nung panahon na yon, wala po akong pinapanood na iba, katulad ng nangyari ngayon. Kaya ako may malaking pasalamat po sa aking upline na siya po yung nangulit sa akin, Jason, after ng work mo, attend ka ng seminar, dahil member ka na, kailangan matutunan mo. Kung gusto mong umasenso sa negosyo natin, kailangan mag-aral ka. Yan. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, mga business partner, ikaw na DXN member na, napakadali po mag-aral sa panahon ngayon. Hindi mo na kailangan, pwede ka pumunta sa iyong upline kung malapit sa iyo, pwede mo siyang tawagan, kulitin mo siya. At kung kailangan na kontakin mo siya at mapuntahan mo, pwede po siya. Ang challenge nung dahil malayo, meron po tayong mga social media. Kaya napakaganda po ng ginagawa ngayon na marami ng pamamaraan. Huwag mo sabihin walang paraan kasi mas mabilis po ngayon. Okay? So tuloy po natin yung video. Financial freedom ay ang pagkakaroon ng multiple source of income. Number 5, matuto ka araw-araw. Merong sikat na kasabihan na change is constant at talagang makikita na. Hello, good morning, partner Mamen Suyong. Yan, isa rin po nating very friendly neighborhood. Yan, kahit nasa Caloocan siya, andito po ako sa Bulacan. Salamat sa panonood mo, namimiss na kita. Sana magkita-kita tayo at keep going lang, Kabayan, partner, no? Hindi nyo po naitatanong itong aking isang partner sa DXN, no? Isa po siyang napakasipag at very humble. Isa po siyang simpleng empleyado lang dati. Ngayon po, ang good news, ginagawa rin niya ang DXN upang maging successful. Actually, successful na rin siya. Ang hindi na lang po namin nagagawa ngayon ay magkita-kita. Kasi medyo, siyempre, kailangan sumunod tayo sa mga protocol, di po ba? Enjoy lang, partner Mamen Suyum, at regard sa family. Thank you very much for watching. Natin yan sa panahon natin ngayon. Gaya na lang ng patuloy na pag-release ng mga bagong gadget buwan-buwan. Mataas na ang kompetisyon sa negosyo at marami ring mga kumpanya na nagsara dahil hindi nakasabay sa pagbabago. Isang magandang paraan kung paano makasabay sa mabilis na pagbabago ay ang iyong willingness na matuto. Dahil sa ganyang uri ng ugali, dyan mo maa-upgrade ang iyong skills, disiplina at mga kaalaman. Merong tinatawag na Kaizen Principle ang mga Japanese. Ito ay isang business principle na ang ibig sabihin ay continuous improvement. Kung hindi mo pa naa-achieve ang iyong goal, ang ibig sabihin ay meron ka pang mga bagay na dapat matutunan at kailangan mo pang mag-improve. Meron namang nagawang pag-aaral ang American psychologist na si Carol Dweck tungkol sa dalawang uri ng mindset, ang tinatawag niyang growth mindset at fixed mindset. Ang mga kilala nating successful na tao ay merong growth mindset. Open ang kanilang isipan sa mga bagong challenges at opportunity na posibleng magbibigay ng malaking improvement sa kanilang sitwasyon. Ang mga unsuccessful na tao naman ay merong tinatawag na fixed mindset. Sa tingin nila ay alam na nila ang lahat ng bagay at wala nang dapat baguhin sa kung ano ang meron sa kanila ngayon. Kung gusto mong yumaman at magtagumpay, dapat ay ma-develop mo ang pagkakaroon ng growth mindset. Tularan mo ang common na ugali ng mga mayayaman. Alisin mo ang iyong ego at maging gutom sa mga panibagong kaalaman. Matuto ka sa ibang successful na tao. Basahin mo ang mga nasulat nilang libro. Mag-subscribe sa mga social media pages nila at subukan mo ring i-apply sa iyong personal na buhay ang mga nakuha mong aral. Walang rason kung bakit hindi kayayaman sa panahon natin ngayon dahil sa mga available na impormasyon at upgraded na technology. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin mo kung ano ang iyong goal o kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Pag-aralan mo ito, matuto ka araw-araw at maging focus hanggang sa makamit mo na ang iyong pangarap. Hi everyone! My name is April and...
Hi, my name Justin is here. Gawa ng iyong mga desisyon, kundi ikaw. Isipin mo na 5 to 10 years from now, ano kaya ang iyong kalagayan kung palagi kang umaako ng responsibilidad sa lahat ng pangyayari sa iyong buhay? At isipin mo rin kung ano kaya ang mangyayari kung palagi mong sinisisi sa iba ang iyong mga kamalian at kung patuloy ka pa rin nagrereklamo. Kaya simulan mo ng umaako ng responsibilidad ngayon. Kung madalas kang late sa pagpunta sa trabaho, gumising ka ng mas maaga. Kung wala ka pang naiipon ngayon, subukan mong basahin ang librong The Richest Man in Babylon at i-apply mo ang principle ng pay yourself first. Okay, grabe ano? At nakakatuwa po itong video na to. Dito po ako nanggigigil. Yung burning desire ko, lalong nabubuhay. Kaya ikaw, kabayan nanonood, kumusta ba ang iyong pangarap sa buhay? Yung mga goals. So, 5 years, 10 years na nakaraan, kumusta ka na? Kung gusto mong magbago yung buhay mo ngayong darating na 2021, 1 year to 5 years, kailangan pala may pagbabago. Kasi mga kabayan, mga kapamilya, mga business partner, kung hindi po tayo magbabago, ano po magiging resulta sa ating susunod na panahon? Ano po mangyayari kapag hindi tayo nagbago? Napaka-importante pala. Kung gusto mong magbago ang financial status mo, gusto mong magbago ang iyong maging healthy ka, kailangan may gagawin kang pagbabago. Tama po. Kung dati kang may kinakain na hindi healthy food, kung gusto maging healthy ang body mo, andito po ang DX and product, ang Ganoderma. Napaka-importante po na baguhin na natin ating kinakain. At para umasenso ka, kailangan may pagbabago kang gagawin. Napakahalaga po ng pag-aaral. Pero kailangan po natin, mga kabayan, kapamilya, ang pagkilos. Kasi kung may pangarap kang malaki, according po sa ating mentor, at maliit ang income, hindi makakapasok kung makukuha natin yung malaki natin mga pangarap. Importante po na palaki natin ang ating income para makuha natin ating mga pangarap. Ngayon sa video na to, ito po yung isang steps na para yung burning desire mo, makuha mo yung iyong mga pangarap. Sana may napulot po kayo ng magandang balita sa Umagang kay Ganda. At kung meron naman po kayong hindi nagustuhan, ako po humihingi na upaumanin. Ang pinag-usapan lang po natin yung katotohanan upang sa ating buhay, lalo ngayon sa pandemic. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa ating sarili at pamilya. At higit sa lahat, sa pakikipagkapwa-tao. Sana po hindi po ito maging daan natin na para tayo tumigil sa hamon ng buhay. Ito yung mga challenge lang. Huwag po tayong tumigil. Andito lang po ako, ang inyong lingkod, Executive Star Diamond, Jason Pacia, na nagiiwan sa inyo. Magandang, magandang umagang kay Ganda, kabayan. Maraming salamat. See you tomorrow morning again. Thank you. God bless. Good morning, DXN.